Hello mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Ako pong muli si Lisa. Ngayon po, ang recipe ko po ngayon ay ang, ito po, Classic Ensaymada. Ito po, napakalambot po nito. Ito po siya. Buksan po natin para makita po kung gaano po siya kalambot. Ayan po ang lambot-lambot sa loob. Kaya, ito po ang recipe ko ngayon, samahan niyo po ako. Ito ang mga kakailanganin ko sa Classic Ensaymada ko. 3 cups all-purpose flour, 300 ml milk, 1/4 cup milk powder, 1 egg, 1/4 cup sugar, 30 grams butter, 2 tablespoon cooking oil, salt, and 10 grams na yeast. Ayan po. I-mix ko na po itong ano, yeast. Ayan po. Yeast, 10 grams. Sugar, 2 tablespoon dito. Mix lang po natin. 1 minute lang. I-mix ko na po itong dry ingredients. 2 tablespoon na milk powder. Oh, 2 tablespoon. Tapos sugar din, 2 tablespoon. 1/4 lahat po. Ayan. Tapos salt. Po, ilagay ko na po siya dito sa makina ko. Tapos, yan po. Tapos, yung egg. Tapos, yung oil. Itong oil po, 2 tablespoon lang po. Ayan po. Pandarin ko na po siya. Low speed lang. Dagdagan ko po siya ng konting harina lang. Ito po. Konti lang siya. Ilagay ko na po itong butter. Yung 30 grams na butter. Ayan po. Check po natin. Ave. Kung ano. Ave, let's see here. Shut up. Ganito po talaga. Kasi ensaymada po ito eh. Ba? Pwede na po. I-rest ko po ito ng 30 minutes. Maglagay po ako ng oil dito. I-grease po lang siya ng oil. Tapos ilagay ko po siya dito. Ganyan lang po. Ilagay ko po ng konting oil. Sa ibabaw. Para hindi po siya tutuyo. Ayan po, i-rest ko po ng 1 hour pala po ito ay 1 hour eh. Ave? Wow! Eto na po. Na umalsa na ang ensaymada ko. Uy, ang lambot. Sus, Ginoo ko, ang lambot po. Sus, ang lambot niya. Ito na po siya ngayon. Hindi masyado malambot. Ayan. Hello. Oh my God. Ito na siya. Ayan na po. Malambot na malambot na itong ensaymada ko. Bakit ano yun? Ayan. Ayan na po. I-rest ko po ulit. Ito na po, naka-rest na po siya. Ituloy ko na po ito. Maghati-hati na po. Bali, 55 po kada isa. Kinilo ko na lang siya. Ayan po, 56 na. 55 to 50.
Ganito lang po ang paggawa ko ng ensaymada ko. Ganito lang po siya. Ayan po. Press ko po siya ng 30 minutes na naman po ito bago ko i-orno. 30 minutes lang po. Hintayin po natin. Ito po, isaan ko na po itong ensaymada. Ayan na po, umalsa na po siya. Ayan. 25 minutes lang po ito. Ito na po ang ensaymada ko po. Ay, ito na siya. 20 minutes lang ang luto ko pala dito. Ayan o. 20 minutes. Hintayin ko pong lumamig at lagyan ko po ng star margarine at saka asukal. Ito na po. Malamig na siya. Maglagay na po ako ng ang lambot-lambot po talaga niya. Maglagay na po ako ng star margarine po kasi ito po ang request ng mga anak ko. Ito lang po siya. Ayan lang po. Tapos asukal. Ito lang po. Ayan. Eto po ngayon. Uy, kasarap. Hintayin ko pong matapos lahat. Yan po, ganito lang po akong gumawa ng ng ensaymada. Ang lambot-lambot po talaga nito. Hindi po titigas ito. Ayan lang po siya. Napakalambot niya. Ayan po. Tapusin ko po lang. Eto na po siya. Tapos na po ang paglagay ko ng star margarine at saka sukal. Kaya tingnan po natin, tikman na po natin para makita nyo po kung gaano po siya kalambot. Ayan po, ang lambot po talaga. Hindi po kayo magsisisi po nito sa recipe ko na ito. Ang classic ensaymada, napakalambot po talaga. Ayan po. Ayan po siya ang loob. Ayan na po. Kaya sana po nagustuhan nyo ang recipe kong ito. At paki-like naman po at subscribe sa channel ko. Maraming salamat pong muli. God bless po sa ating lahat. Happy cooking po. Bye!